So mga tol, dahil nagkasundo na nga po ang kampo ni David Benavides at Caleb Plant na gagawin next year ang laban nila. Personal nga po ang galit ni David Benavides dito kay Caleb Plant kapag nagkaharap umano sila sa ibabaw ng ring. Mas masahol pa daw ang gagawin niyang pangbubugbog dito kay Caleb Plant kaysa daw ginawa ni Canelo Alvarez. Kung matatandaan kasi natin mga tol, TKO nga po ang inabot ni Caleb Plant dito kay Canelo Alvarez sa round 11 noong magkaharap sila noong nakaraang taon. So ibig sabihin ni David Benavides dito, kung umabot ng round 11 si Caleb Plant kay Canelo, baka kay Benavides maaga niyang pababagsakin si Caleb Plant. Ayon naman kay Caleb Plant mga tol, marami siyang natutunan sa pagkatalo niya kay Canelo Alvarez at kumpiyansang hindi na ulit mangyayari na matalo siya. Bukod tanging si Canelo lang kasi mga tol ang tumalo sa kanya. Makikita na lang natin ito mga tol sa laban kung hindi na ba siya matatalo. Nanalo nga po sa huling laban si Caleb Plant kontra kay Anthony Derrell via knockout sa round 9. Kaya kumpiyansa ito na kayang-kaya din niyang talunin si David Benavides. At pagkatapos kay Benavides, gusto din niya muling makakalaban si Canelo. Sa kabilang banda naman mga tol, bato-bato na nga po ang katawan ni Casimero. At handang-handa na sa nalalapit niyang laban kay Ryo Akao ng Japan na magaganap ngayong December 3 sa South Korea. Panay nga po ang flex ng katawan ni Casimero at nagsusuper science na ito ayon sa team niya. Nakasuper science si Champ Joel, ready na Sir Joel. O nga eh, pinipigilan lang namin ni Ako ang bata ni Alas eh kasi baka sumabog yung gym namin. Kaya marami ang nagsasabi mga tol na baka matakot daw si Ryo Akao kay Casimero dahil sa pinapakita na itong training at baka gayahin na lang daw nito si Rigundo ang huling nakalaban ni Casimero kung saan tumakbo ng tumakbo sa loob ng 12 rounds. Pero mukhang kumpiyansa naman itong si Ryo Akao mga tol na kaya niyang talunin si Casimero dahil siya pa nga ang nagamon sa Pinoy. Dati pa, gusto na talaga niya itong labanan. Kung matatalo nga naman niya si Casimero, magbibigay ito sa kanya na malaking achievement. Kahit na wala nang hawak na belt si Cuadro Alas, isa kasing 3 division world champion si Casimero at hindi naman natalo noong hawak pa niya ang WBO belt, kundi na strip lang ito sa kanya at na-elevate si Paul Butler bilang full champion ng WBO sa Bantam. Sa kabilang dako naman mga tol, Kenneth Laber, ka-sparring nga ba ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao? Sa post po kasi ni Coach Sharp Ari Piñalosa sa kanyang FB page, sinabi nito, after sparring, picture muna Boss MP. Sa litrato nga po mga tol, nakasuot ng gloves itong si Kenneth Laber. Habang si Pacquiao mga tol, mukhang kakatapos lang din sa sparring. Kaya marami ang nagsasabi na mukhang si Kenneth Laber ang maswerteng naka-sparring ng ating 8th Division World Champion. Sa hindi po nakakaalam mga tol, si Kenneth Laber nga po ang kampiyon ngayon ng Philippine Boxing Federation o PBF Bantam. Isang prospect nga po ito sa Bantamweight at may malinis na kartadang 7 panalo at wala pang talo. 5 sa mga tinalo niya mga tol ay galing sa knockouts. Bagamat nagsisimula pa lang ito magpakilala sa mundo ng boxing, marami ang humahanga at nagagalingan sa kanya. Ang huli nga pong nakalaban niya mga tol, dinimolis niya lang sa round 2 nang makalaban nito si Jonathan Francisco. Kaya kung nakaka-sparring nga nito ang ating pambansang kamao, isa ito sa maswerteng Pinoy. Ayon pa sa kanya mga tol, dati pangarap lang daw niya makasama sa training ang ating 8th Division World Champion. Ngayon, nakakasabay na daw niya ito.